Muli po ay happy Sabbath po sa ating lahat mga kapatid. Happy Sabbath po. So ang topic po na naibigay sa akin ay meron bang plano ang Diyos para tayo ay hindi mapahamak? O kumbaga ang tanong ay, does God has a plan not to harm you? Kasi po sa isang text sa aklat po ng Jeremiah, binabanggit doon na ang Diyos ay mayroong plano para sa iyo na ikaw ay pasaganain at hindi ka makaranas ng mga kahirapan o pagsubok ng mga ganyan. Pero ang tanong, does God has a plan not to harm you? Ito po yung problem of physical evil. Pag sinabi nating physical evil, ito yung mga pangyayari na nagaganap sa ating buhay na hindi natin maiwasan. Halimbawa, naalala nyo yung bagyo noong 2013, November 8? November 8, 2013, anong bagyo yun? Yolanda. So, ang tanong nila, kung ang Diyos may plano na ang tao ay huwag mapahamak, bakit may Yolanda? Ano po? So, dito, ang sabi, ang Bible po ay punong-puno ng promises na kung saan ang mga taong mananampalataya hindi mapapahamak. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, walang temptation, walang pagsubok na dumating sa isang tao na hindi niya kayang lagpasan. Ang sabi ng Thessalonica, Deuteronomy, Isaiah, Proverbs at Awit, ito po ay mga text na nagbibigay sa atin ng protections. So kumbaga, itong mga text na ito ay merong mga promises na tayo ay poprotektahan ng Diyos sa anumang kasamaan. At yung text na ating ginamit, sabi dyan, Jeremiah 29:11, sa New International Version, NIV, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Sa isang translation, sa King James, ang sabi ganito, "For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil." So, hindi tayo binigyan ng, ang plano ng Diyos, hindi tayo maharm. Ang plano rin niya ay hindi tayo malagay sa kasamaan, evil. To give you an expected end. Alam niyo po, yung salitang evil o harm na binabanggit doon sa Hebrew ay ra. Ano po? Ang ibig sabihin niya ay bad, evil, disagreeable, unhappiness, misery, displeasing, o kaya naman ay unkind, wicked. So kumbaga, ang meaning ng salitang ra, parang napaka-general niya, napakalawak niya, na nangangahulugan na tayo ay hindi hahayaan o yung kaisipan ng Diyos sa tao, hindi siya mapahamak. Nakukuha po natin? Kaya naman, sa ibang translation, ang sabi, "For I know the plans I have for you, says the Lord, they are plans for good and not for disaster." So, ang plano ng Diyos, hindi tayo malagay sa disaster. Ano? Sa New Living Translation. Sa New American Standard Bible ay calamity ang ginamit na salita. Sa madaling salita, lumalabas etong text na ito ng Jeremiah 29, napaka-lawak o napaka-puno ng promise sa atin na ang Diyos hindi tayo hahayaan sa anumang kasakunaan. Pero ang tanong, sino rito yung hindi nakararanas ng mga pagsubok o kahirapan sa buhay? Wala, hindi ba? Kung, ang sabi nga nila, kung ang Diyos ay mabuti, kung ang Diyos ay mapagmahal, bakit may Yolanda? Kung ang Diyos ay mabuti, kung ang Diyos ay mapagmahal, bakit merong 9-11? Alam niyo yung 9-11? Yung Twin Tower, inattack o bumangga yung dalawang eroplano sa Twin Tower noong September 11. Ano po? So, why I experience evil? Kung itong text na ito ay totoo, bakit ko nararanasan ang mga kasamaan na kagaya nito? The problem of physical evil, ito po yung kanilang syllogism. Alam niyo po yung syllogism? Ang syllogism ay composed ng mga statement na sa dulo ay logical conclusion. Sabi, moral evil is explained by free will. Yun daw anyang moral evil, halimbawa may nanggahasa.
ma-explain mo yan na yan ay sa pamamagitan ng kanyang free choice. Pinili niya yan, kaya niya ginawa yon. Di ba? Ano pa? But much of physical evil does not result from our free will. Hindi daw lahat ng mga kasamaan, kasakunaan, bunga ng ating kagustuhan. Gaya ng baha, kagaya nung alindol, o kaya naman ay landslide, at kung ano-ano pa. Therefore, much of physical evil cannot be explained by free choice. Hindi daw lahat ng physical evil may papaliwanag sa pamamagitan ng ating sariling kagustuhan o pagpili. Hence, either God or nature, which He created, must be cause of these physical evils. 5. But both of these are traceable to God and are His responsibility. Ang sabi, kung ang may kasalanan ay ang nature, babalik ito sa Panginoon. Kung ang may kasalanan ay ang Diyos, sa Kanya pa rin ang sisi. Kaya ang sabi nila, such evils are incompatible with an all-loving and all-powerful God. Sabi nila, hindi po pwede na mag-exist ang evil na kagaya nun, at the same time ay nag-i-exist din ang isang mapagmahal at makapangyarihan na Diyos. Bakit? Ang sabi nila, kung ang Diyos ay mapagmahal, hindi niya hahayaan ang kasamaan. Kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, pupuksain niya ang kasamaan. Pero ang kasamaan ay hindi napupuksa. Ang kasamaan ay nandiyan pa rin nagaganap. Kaya ang kanilang conclusion, therefore, atheistic God or a Christian God does not exist. Yan yung kanilang argument. Pero alam niyo po kung ano yung ating response? Ang response po natin ay ito. All physical evil is connected to free will. Though some may be connected to free actions of evil spirits, but all physical evil is connected with free moral agents in one way or another. So bakit po natin nasabi na ito ay connected sa free will? Pag-aaralan po natin. Una, some physical evil is directly self-inflicted. Halimbawa, kumain ka ng matatamis, kumain ka ng matataba, ano mangyayari sa'yo? Magkakasakit ka, tama? So yung ibang mga karanasan sa buhay natin, sasabihin natin, Lord, bakit ako nagkasakit na ganito? Eh, kamusta yung ating lifestyle? Di ba? Nakukuha po natin? Bilisan natin. Some physical evil is an indirect result of free choice. Kapag pinili mo na hindi magtrabaho, gutom, tama? Kapag pinili mo na huwag kumain ng tama o kaya naman ay huwag mag-ehersisyo, malalagay din sa panganib ang iyong kalusugan. Ano? Kaya ang iba dyan, indirect result ng ating free choice. Number 3, some physical evil is the direct result of free choice. Kapag halimbawa nag-drive ka ng lasing, nabangga ka, mamamatay ka talaga. Yun ay dahil sa sarili mong pagpili. Ano? Some physical evil is an indirect result of free choice of others. Kapag may taong halimbawa naka-drugs, may nakitang magandang babae at kanyang ginahasa, yun ay bunga ng free choice na ginawa ng ibang tao na kung saan naapektuhan din ang ibang tao. Ano po? Ano pa? Some physical evil is the byproduct of a good process. Alam niyo po kung bakit merong earthquake? Meron pong earthquake para yung mineral sa lupa ma-recycle. Tama? Bakit kinakailangang umulan? Para yung ating mga pananim o yung ating lupa ay ma-cultivate o mabasa siya. Pero sa kabila ng pag-ulan na yan, minsan yung kapag naulanan ang bundok, ano nangyari sa bundok? Nagkakaroon ng landslide. Ano? Kaya minsan, yung ibang mga physical evil is a byproduct of good process. Ano pa? Some physical evil is necessary for the greater physical good. Alam niyo yung kasabihan na the early birds, ano daw? The early birds gets the early worm, but the worm gets eaten. So minsan, nangyayari yung ganitong klase ng pangyayari kasi merong higher form of life na dapat na ma-sustain. Halimbawa, pag kinain ng ibon ang uod, mabubuhay siya.
Ang tao naman, kapag ang tao kumain ng mga baka, ng kambing, para sa kanyang ikabubuhay. Pero hindi natin pinopromote dito yung cruelty sa mga hayop. Ha? So, minsan may ganyan talagang pangyayari. Ano pa? Ang sabi nga ni C.S. Lewis, God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pain. It is His megaphone to rouse a deaf world. Alam nyo kung bakit minsan dumaranas tayo ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay? Kasi sa panahon ng ating kasaganaan, hindi natin naririnig ang Diyos. Tama? Sa panahon na parang ang saya-saya ng lahat, parang wala tayong pakialam sa Kanya. Pero pag dumating sa buhay natin ang pain, ito yung megaphone ng Diyos sa atin para tayo ay magising sa pagkakatulog, para tayo ay magising na hindi tama yung ating pamumuhay. Bakit? Kasi God is more interested in our character than our comfort. More concerned about our holiness than our happiness. Ano sabi? Ang Diyos, mas concerned siya sa character ng isang tao. Mas gusto ng Diyos na yung ating karakter dito sa lupa mabago. Ano? Kaya minsan, ginagamit niya ang pain, ginagamit niya yung mga physical evil na yan para tayo ay mabago. Sabi nga ni Ellen G. White, sa aking binabasa kagabi sa evangelism, dumarating ang calamity sa ibang mga bansa o sa mga bansa o sa mga tao para ang tao magising na kinakailangan niyang magbago. Na yung sign ng malapit na pagparito ni Kristo, totoo. At ang Diyos kapag nagsabi, hindi siya nagbibiro. Hindi siya nagjo-joke lang. Ano pa? Some physical evil may be inflicted by God's justice in punishing evil actions. So meron tayong mga text sa Bible na ginamit ng Diyos ang flood, na ginamit ng Diyos ang plague, para sa kanyang judgment sa isang bansa o sa bayan ng Egypt. At sa last day nga, kung inyo pong natatandaan yung second to the last night topic natin doon, yung pitong huling salot, gumagamit din ang Diyos ng plagues para sa kanyang paghatol or punishment. Ano pa? Some physical evil is a result of Adam's free choice. Alam niyo po kung bakit ko nasabi na yung mga physical evil ay connected pa rin sa free choice ng isang tao? Kasi, nung nagkasala si Adan, doon pumasok ang kasalanan. Nung pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan sa mundo. Dati, ang mga bulaklak walang tinik. Pero nung pumasok ang kasalanan, tumubo yung mga tinik. Ano pa ang sabi? Therefore, just as through one man's sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. Dahil sa isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kasalanan sa pamamagitan ng, ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan. Anong nangyari sa nature? For the creation was subjected to futility, not of its own will, but because of Him who subjected it in hope that the creation itself also will be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation groans, kahit ang buong nilikha ng Diyos ay, ano? Ano kayo nag-groan sa Tagalog? Parang sumisigaw. Ano? Parang nangungusap. Bakit? And suffers the pain of childbirth together until now. Dahil sa kasalanan ni Adan, pumasok ang kasiraan sa mundo. Ano? Dahil po sa kanyang pagpili. And some physical evil is the result of evil spirit. Naalala niyo sa Bible, may mga taong nagkakasakit, may mga taong lumpo, may mga taong inaalihan ng demonyo. Bakit? Dahil ang demonyo minsan ang nagkukos sa kanila nito. May mga text po tayo niya, Matthew 9:32-33. Matthew 8:16, 15:22. At ngayon po, pag-aaralan natin
Ano ba talaga yung promise ng Jeremiah 29 verse 11? Bakit napakaraming mga physical evils, bakit maraming kahirapan tayong nararanasan sa kabila na merong Jeremiah 29:11? Alam niyo po kung ano ang interpretation dito, kung ano yung tamang understanding dito? Una, kinakailangan po nating basahin at pag-aralan ang Jeremiah 29:11 sa mismong konteksto nito. Ang aklat po ng Jeremiah, ang content po niyan, ito po ay naglalaman ng oracles, judgment against Judah and the nations along with oracles of future hope interwoven with narratives of Jeremiah's role in the concluding days of Judah. Ang prophet ay si Jeremiah. Ang aklat ni Jeremiah na isulat noong 627 to 585 BC. At ang emphasis po ng aklat ng Jeremiah ay patungkol sa unfaithfulness, hindi pagiging tapat ng bayan ng Huda sa ating Panginoon. Pero sa kabila noon, ang Diyos may pangako pa rin sa kanila na sila ay hindi niya pababayaan. So ngayon tingnan natin. Ang chapter 1 to 25, ito po ay naglalaman ng oracle or judgment against Judah and Jerusalem. Chapter 26 to 36, ito po ay God's offers hope but is rejected. Saan nakalagay ang Jeremiah 29? Sa pangalawang section ng Jeremiah. Na kung saan ang Diyos may offer sa kanila na pag-asa. May inaalok sa kanila na kaligtasan pero nireject nila. Chapter 37 to 45, ito yung fall of Jerusalem sa Babylon. 46 to 51, oracles against nation, ito yung palalayain din sila. Then chapter 52, yung pinaka-ending niya o yung epilogue. So paano natin uunawain ang Jeremiah 29? Buksan po natin ang Bible natin. Jeremiah 29, basahin po natin. Ang pagbasa po nito, mas maganda, umpisahan natin sa verse 10. Sabi sa verse 10, "For thus says the Lord," sinabi ng Panginoon, "pagkatapos ng 77 taon, ang inyong pagkakaalipin sa Babylon ay makakalaya kayo o makakabalik kayo sa lupang ito." Pagkatapos noon, verse 11, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil." Tanong, kailan binanggit yung plano ng Diyos sa kanila ay sa kanilang ikaliligtas at hindi sila mapahamak? Pagkatapos ba ng pagkabihag o bago sila mabihag ng Babylon? Basahin natin ulit ha. Verse 10, "For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you and cause you to return to this place. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord." Kailan? Pagkatapos nila doon sa Babylon. Ano ang gagawin ng bansang Israel? Kayo'y tatawag sa akin at mananalangin sa akin at ako'y makikinig. Verse 13, "Hahanapin niyo ako at makikita niyo ako, sasaliksikin niyo ako ng inyong buong puso at ako ay makikita ninyo," sinabi ng Panginoon. "And I will bring you back from your captivity." Dadalhin ko kayo ulit palabas diyan sa inyong pagkabihag dito sa bayan ng Huda. So kailan ito ipinangako? Pagkatapos ng pagsubok at kahirapan na kanilang mararanasan sa kamay ng Babylon. Sa madali pong salita, mga kaibigan, kung ito po ay a-apply natin, practical application sa ating buhay, hindi ipinangako ng Diyos sa Jeremiah 29 verse 11 na wala ng pagsubok sa buhay. Hindi niya ipinangako na hindi tayo makararanas ng kahirapan. Ano ang kanyang pangako? Pag binasa natin yan ng buo, kung magtatapat ka, darating ang panahon, darating ang pagkakataon, ibabalik ka ng Diyos sa dapat mong kinalalagyan. Ang sabi nga sa atin ng mga text sa Bible, halimbawa,
sa Genesis 50 verse 20, naalala nyo si, sino nga ito? Sino nga yung binenta ng kanyang kapatid? Si? Joseph. And as for you, para sa inyo, you meant evil against me. Diba? Binenta siya eh, ng kanyang mga kapatid. But God meant it for good in order to bring about this present result to preserve many people alive. 45 verse 7 to 8, God sent me before you. Hindi kayo ang nagpadala sa akin sa Egypt, kundi ang Diyos para ma-preserve ang buhay ng bayan ng Israel. Napakaraming pangako. Sabi ng Romans 8:28, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God. Ano pa? 1 Peter 4 verse 12 to 14, huwag niyong ipanggilalas mga minamahal ang mga matitinding pagsubok na dumarating sa inyong buhay na parang hindi niyo makaya. Bakit? Kasi, sabi rito, but to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing so that also at the revelation of His glory, you may rejoice with exultation. If you are reviled for the name of Christ, you are blessed. Kung ikaw man ay gawan ng masama, pagwikaan ng hindi maganda para sa pangalan ni Jesus, ikaw ay mapalad. Sapagkat ang espiritu ng kaluwalhatian ng Diyos ay nananahan sa iyo. Ano pa? 1 Peter 4:16, but if anyone suffers as a Christian, let him not feel ashamed, but in that name, let him glorify. Sabi pa nga ng isang text sa Bible, ang isang Kristiyanong dumaranas ng pagsubok ay parang isang apoy o ay parang isang ginto na dinadalisay sa apoy. Paglabas ay isa siyang maningning at magandang ginto. Kaya nga sa atin mga kaibigan, ang pangako ng Diyos, ang sabi nga sa atin ng isang awit, magtapat ka. Diba? Magtapat ka sapagkat walang iba na daan sa ligaya kundi pagtalima. Magtapat tayo mga kapatid. Ano mang pagsubok yan, kasi ang Diyos kakampi natin sa laban. Hindi niya tayo pababayaan. Ano po? So mga kapatid, hanggang dyan lang po muna yung atin pong pagpapaliwanag patungkol po sa topic na ito, na ang Diyos merong plano para sa atin. Pero yung plano na ito, hindi man natin nakikita ngayon, panghawakan nating may pananampalataya sapagkat ang Diyos hindi tayo pababayaan.